Nagbabala ka ba na mag-upgrade ng speed sa bike mo? 7 speed o 8 speed, i-upgrade mo sana sa 10 o 11 speed pero wala kang idea kung paano. Para sa iyo ang video na to. Sa bike, ito yung madalas natin naisip na unang gawing upgrade. Pero hindi ito yung speed na as in yung bilis ng takbo. Sa usapang piyesa ng bike, yan yung bilang kung ilan yung cogs sa likod ng bike doon sa mic cassette o sa sprocket. Pag sinabing 7 speed, 7 yung bilang ng cog, 8 speed naman, 8. Meron pa 21 speed, 20 speed, 24 speed, 27 speed at madami pang iba. Ito naman yung combination na din nakasama yung bilang ng plato sa crankset. Parang 3x7, 2x10, 3x8, 3x9, ganyan lang. Yan naman, marketing BS na lang yan eh. Para lang magtunog madami kunwari at mas appealing sa mga baguhan pa lang nabibili ng bike. Pero yung bilang talaga ng cog sa likod, yun talaga. Common ngayon yung 7 speed hanggang 11 speed. 12 speed meron na sa top end. 13 speed din may naglalabasan na. Kapag bibili ka ng kadena, itatanong sa'yo kung ilang speed. Kapag bibili ka ng shifters, pang anong speed. Sa cassette, ganun din. Sa RD, ganun lang din. Paano ba makakapag-upgrade ng speed ng bike? Madalas sa mga budget bikes na 7 o 8 speed lang yan. Natural lang na maiisip mo na mag-upgrade ka sa mas mataas na speed. Yun naman talaga kasi yung upgrade. Pero ano nga ba yung magiging upgrade dyan? Ang upgrade dyan, kapag dumadami yung cogs, tumataas yung bilang nito, lumiliit din yung pinakamaliit na cog at lumalaki naman yung pinakamalaking cog. Hindi lang yun, lumiliit din yung gap sa bilang ng bawat ngipin ng bawat cog habang mas dumadami yung cog sa sprocket. Halimbawa, 7 speed. Yung Trinx M136, 7 speed lang yung bike na yan. 14-20-80 ang range ng cogs nun. Kapag nag-upgrade ka sa 9 speed, ang cogs na maaari mong magamit nasa 11-32T o 11-36T. Anong nabago dyan? Yung 14T na sagad mo, naging 11T na. Ibig sabihin nun, nagkaroon ka ng mas mabigat na gear na ang resulta, magkakaroon ka ng mas mataas na top speed. Basta kaya mo lang padyakin. Yung 2080 mo naman, naging 36T na. Ibig sabihin nun, nagkaroon ka ng mas magaan na gear na magamit mo pang ahon. May mga ahon din kasi na sobrang kunat kailangan ng magaan na gear kung hindi ka pa malakas na rider. Kasi pag mabigat ang gear sa ahon, mas effort yun bago mo paikot yung pedal. In a sense, tama nga naman na ma-upgrade talaga yung speed o bilis mo sa bike. Dahil nga, mas tataas nga yung high speed mo dahil dun sa mas maliit na cog. Pero kung 11T na yung stock na pinakamaliit mo na cog, 10T na lang upgrade mo dyan. Kaniwan, sa ganyan na 11T na ang setup, yung pinakamalaking cog na yung nadadagdag o mas lumalaki pa dahil sa upgrade. Bawa, nag-ride ka. Tapos naramdam mo, parang abigat ata. Bawas nga ako. Pag ship mo, sobrang gaan naman. Pwede din vice versa. Bawa, nagagaan ako. Oh, gaan nata. Magdagdag nga ako. Pag ship mo, sobrang bigat. Yun yung issue na sinosolve ng mas maraming bilang ng cogs. Yung gap o talon sa pagitan ng bawat cogs. Mas maliit pag mas madami. Ano ang mga kailangang palitan? Halimbawa, naka 7 o 8 speed ka tapos balak mo mag-upgrade sa, sabihin na natin, 10 speed agad para medyo mas sulit talaga yung upgrade. Kailangan bumili ng mga to. 10 speed na RD, 10 speed na kadena, 10 speed na cassette sprocket, 10 speed na shifters. Minsan ang madalas hubs din, kailangan mo palitan. Kasi karaniwan sa stock hubs ng mga 7 o 8 speed na budget bike, naka-tread type pa yun. Yung mabibili mo naman ng sprocket, karaniwan, cassette type na. Hindi yung malalagay yung cassette type na sprocket sa tread type na hubs. Kaya bibili ka talaga ng cassette type na hubs. Kung 11 speed ang gagawin mong upgrade, dapat 11 speed compatible ang hubs na bibili mo. Kung naka-combo shifter naman ng bike mo, tapos magkapalit ka ng shifter, kailangan mong idamay na din yung brake levers. Sa combo shifters kasi magkasama talaga yung shifters at brake levers. May choice ka na ngayon kung magstay ka pa rin sa mechanical disc brake o upgrade mo na sa hydraulic. Pero since kakasus ka na lang din naman, konti na lang nadagdag mo, mag-hydraulic brakes ka na lang. Kaysa bumili ka pa ng mechanical disc brake levers. Pwede ba na hindi magpalit ng shifters? Pwede, pero kung ilan lang yung bilang ng gear sa shifters mo, yun lang din yung magagamit mo. Parang baliwala din kung nag-upgrade ka ng cogs kasi hindi mo din naman mapapakinabangan yung mga nadagdag. Pwede ba na hindi magpalit ng rear derailleur? Pwede, pero kung magkaiba ng rated speed ang RD at shifters, posible na magka-issue ka sa timing ng shifting. Pwede ba na hindi magpalit ng kadena? Kailangan magpalit ng kadena para walang issue sa drivetrain. Iba-iba din kasi ang taba ng kadena, depende sa rated na speed nito. Mas mataas na rated speed ng pyesa, mas manipis yung kadena. Para yan, magkasya pa din yung kadena sa manipis na spacings ng mga cogs kasi pinagkasya lang din yung cassette sa same spacing ng hubs. Pwede ka gumamit na mas mataas na speed na kadena sa mas mababang speed ng sprocket. Mas maganda pa nga daw yun. Yun yung mga sinasabi ng mga mekaniko. Pero not the other way around na gagamit ka na mas mataas na speed ng cassette tapos mas mababa yung speed ng kadena. Hindi pwede yun. Ang maganda talaga, dapat pareho ng speed ang mga drivetrain components. Kung ayaw mo ng sakit ng ulo kasi pwedeng hindi swabe ang shifting, huwag na lang mag-mix and match ng mga pyesa mula sa magkakaibang speed ng drivetrain. Kaya kung may upgrade ka na na pyesa pero may kulang ka pa pala, huwag mo muna ikabit sa bike. Kompletahin mo na muna para mas maganda, isang salpakan na lang lahat.
walang aberya. Yung 7 at 8 speed pala, yan yung pwede pa pagaluin. Sa chain, same lang naman sila. Sa RD naman, halimbawa, yung tourney sa Shimano, kaya niyan mag 7 o 8 speed. Pero yun nga, pag halimbawa, 7 speed lang ang shifters mo, 7 speed lang magagamit mo kahit na nakapang 8 speed ka na nakaset na nakalagay doon sa bike mo. Anong mura na pyesa? L2 na yata ang pinakamurang upgrade ng speed kung tutuusin. Mas mura kasi yung mga pyesa ng L2 kaysa sa katumbas ng speed from Shimano. L2, tested ko na yan. Pwede ko i-recommend yung L2 A7. Pataas yung pang 10 speed yung A7. Pero kung pang 8 or 9 speed lang ang budget mo, mag-Shimano ka na lang talaga. Kung L2 lang pasok sa budget, okay na yan, A7 pataas. Pero mas maganda pa din talaga ang Shimano mga pyesa. Sa cassette naman, yung Weapon Shuriken cassette, maganda din kasi may warranty naman at maganda quality ng pagkakagawa. Sa experience ko ng paggamit ng 1142T 10-speed Shuriken cassette, wala pa akong nag-i-issue. Hindi pa din umuupas yung gold na color at wala pa nabubungay ng ngipin. Kaya lang, limited pa lang din sa range ng kags sa ngayon. 1146 lang kung 9-speed tapos 1150 naman kung 10 o 11-speed. Sa hubs naman, pinakamura na na choice yung Shimano ng series hubs. Sulit ka na dyan. Worth it ba mag-upgrade? Sa pag-upgrade ng groupset habang tumataas kasi yung level ng groupset, tumataas yung speed, syempre. Bukod doon, tumataas din yung ganda ng performance nito. Sa shifting, sa response sa trail, sa overall weight, at sa kalidad ng pagkakagawa sa mga pyesa. Para sa mga naka-budget bikes na 7 o 8 speed, kung mag-upgrade kayo sa hydraulic brakes, kung ako ang tatanungin nyo, kaysa bumili kayo ng shifter na same speed pa din sa current setup, mas okay siguro na bumili na ng 9 o 10 speed na shifter para panda na agad sa magiging upgrade sa future. Kasi ganito yan, kahit hindi mo sabihin, dadating din ang pagkakataon na may isipan mong mag-upgrade sa mas mataas na speed. Sana may natutunan kayo sa video na to, anong current setup ng bike mo ngayon, ilang speed at ano mga pyesa, post mo yan sa comment section para makita natin. Like, comment, and subscribe. Like kung nagustuhan mo ang video na to. Comment kung may tanong kayo, request, or suggestions. Post nyo na yan sa comment section sa baba. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dahil marami pa tayong bike videos na i-upload. Itouch na lang sa mga susunod pa na videos. Patihan na lang sa daan. Ride safe mga kapadyak. Hello po. Shoutout po sa nanay ko. Hi, shoutout sa mga klase ko. Shoutout sa A-Blood birthday.